buhok sa mga magulang at lahat ng kasama ng mga Royal Kids sa panonood ngayong umaga. Kamusta po kayo? Una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa mga Royal Kids na patuloy na nanonood para matuto at mag-aral tungkol kay Jesus. Nakaka-encourage ang mga ipinasa niyong gawain. Nakakamangha ang mga nakakapag-memorize ng Bible verse. At nakakatuwa ang mga nakisayaw para kay Lord. Tara, silipin natin! Ngayong araw, matatagpuan natin ang ating Bible lesson sa Book of Matthew
chapter 18, verse 21 to 35, na pinamagatang tinuturuan tayo ni Jesus kung paano magpatawad. Tara, tayo na mag-umpisa! Si Pedro ay isa sa mga disciple ni Jesus. Isang araw, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, "Panginoon, ilang beses ko po bang dapat patawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba?" At sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 ulit na 7? So, ibig sabihin, Royal Kids, 70 times 7? So, 490 times. Marahil madali sa ating matandaan kung hanggang 7 beses natin papatawarin ang mga nagkasala sa atin. Pero, mahirap para sa atin na maalala kung hanggang 490 times na. Nais lamang iparating sa atin ni Jesus na dapat lagi tayong magpatawad. At ikinuwento ni Jesus kay Pedro ang isang istorya na nagpapakita kung bakit mahalagang magpatawad tayo. May isang hari na nagpa siya na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang alipin na may 1,000,000,000 na utang. Sinabi sa kanya ng hari, 1,000,000,000 ng utang mo sa akin. Kailangan mo na akong bayaran ngayon. Kung hindi ka magbabayad sa akin, ibebenta ko ikaw, ang iyong asawa at iyong mga anak bilang alipin. Magtatrabaho ka ng matindi upang makapagbayad. Lumuhod ang alipin sa hari at nagmakaawa. Oh, mahal kong hari! Bigyan mo po ko ng panahon at babayaran ko ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Sige, hindi na kita sisingilin sa iyong utang. Makakaalis ka na. Maraming salamat po, aking hari. Ang alipin pinatawad mula sa 1,000,000,000 niyang utang ay lumabas ng kaharian. At nakita niya ang isa pang alipin na may maliit na utang sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg sabay sigaw. Hoy, magbayad ka sa akin ng utang mo. Lumuhod ang isa pang alipin at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa po ako ng kaunting panahon at babayaran kita. Hindi! Magbayad ka na ngayon. Kung hindi, ipapakulong kita hanggang sa makabayad ka. At ipinakulong niya ang alipin na may utang sa kanya na maliit na halaga. Labis na nagdamdam ang iba pang alipin na nakakita ng ginawa niya. Kaya't pumunta sila sa hari at sinumbong ang buong pangyayari. Royal Kids, kung kayo ang hari, ano sa tingin ninyo ang mararamdaman ninyo? Tara, ituloy natin ang kwento. Nagalit ang hari. Kaya ipinatawag niya ang malupit na lingkod. Napakasama mo! Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Dalhin nito sa kulungan at parusahan hanggang sa mabayaran niya ang 1,000,000,000 utang niya. Oh, Royal Kids, naunawaan niyo ba ang ating Bible lesson ngayon? Parang tayo yung unang tagapaglingkod na nagmamakaawa at humihingi ng tawad kay God. Kung tunay nga tayong humihingi ng tawad kay God, patatawarin niya tayo. Kahit gaano man kadami ang naging kasalanan natin noon, o kahit gaano man kalalim ang ating naging kasalanan, handa si God na patawarin tayo. Nagpapatawad si God dahil kay Jesus.
Royal Kids, pinapatawad tayo ni God sa tuwing humihingi tayo ng kapatawaran. Kaya inaasahan niya na dapat tayo din mismo ay marunong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Hindi natin kailangan bilangin kung ilang beses nang nagkasala sa atin ng ibang tao. Itinuro sa atin ni Jesus na kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo papatawarin ng ating Diyos. Mapagpatawad ang ating Diyos Ama. Kaya dapat, tayo mga anak niya ay mapagpatawad din. Naway may natutunan kayo sa ating Bible lesson ngayon. Maraming salamat, Royal Kids! Ayan! Naisulat ko na ang mga pangalan ng mga kailangan kong patawarin. Naisulat ko na din kung kanino ko dapat mag-sorry. Gusto ni Jesus na matuto tayong magpatawad. Gusto din ni Jesus na humihingi tayo ng tawad. Kaya dapat, sumunod tayo kay Jesus. Ano kaya ang dapat natin gawin para lagi natin maalala na sumunod kay Jesus? Hello? Hello, Teacher Chanda? Ayun, bakit napatawag ka, Teacher Ira? Balita ko, marunong ka gumawa ng bookmark. Pwede mo ba kami turuhan? Okay, sige. No problem. Tuturuan kong gumawa ng bookmark ang mga Royal Kids. Salamat, Teacher Chanda! Bye-bye! Okay, Royal Kids! Gagawa tayo ng bookmark! Para sa anong bookmark? Ito ay ginagamit, palanda, sa libro para hindi mo makalimutan kung nasaan na ang dapat mong basahin. Pwede din itong gamitin sa school, sa iyong mga books, sa iyong notebook, at syempre, sa Bible. Kailangan natin ng ilang mga materials. Andito ang colored paper, gunting, pandikit, at mga pang-design. Ito ang salitang ilalagay natin sa ating bookmark. God, forgive our sin, I forgive you. Umpisahan na natin ang paggawa ng bookmark. Umupit ng mahabang hugis sa colored paper. Paalala, kung hindi ka marunong gumamit ng gunting, magpatulong ka kay mami, daddy, or sa nakakatanda sa'yo. Ayan, ganito kahaba. Umpisahan na natin ang pagsulat ng word. God, forgive our sin. Ayan, sa kabilang side naman, I forgive you. Lagyan na natin ng design. Ayan, tapos na. Silbing paalala, ang bookmark na ito na matuto tayong magpatawad sa nagkasala sa atin. Sana ay na-enjoy yung ang activity natin ngayong araw na ito. Inaasahan namin na makakagawa din kayo ng inyong bookmark. Kaya, picturean nyo ang inyong mga gawa at ipasa sa amin. Aasahan ko yan ha. Bye-bye! Hello, Royal Kids! Para naman sa ating Bible verse, inaanyayahan ko kayo na sumunod sa akin. Ephesians chapter 4, verse 32. Forgive one another, just as God has forgiven you. Ephesians chapter 4, verse 32. Ulitin natin mga bata. Ephesians chapter 4, verse 32. Forgive one another, just as God
has forgiven you. Ephesians chapter 4, verse 32. Lagyan naman natin ng action, mga bata. Sumunod kayo sa akin na Ephesians chapter 4, verse 32. Forgive one another just as God has forgiven you. Isa pa, mga bata. Ephesians chapter 4, verse 32. Forgive one another just as God has forgiven you. Isa puso't isa-isip natin ang Bible verse, ha? Wow, Royal Kids! Ang gagaling ninyo! Napakadami natin nagawa ngayong araw na to! Palakpakan natin si Lord! Napakasaya talaga pag-aralan ng mga salita ni God, di ba? So bago tayo mag-iwahiwalay, huwag kalimutan ng mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-share din sa ating mga kakilala ang Sunday School natin, okay?